Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumayo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo natin dito ngayon upang saksihan ang pagdadaling puso ni Jelvi at Sharina. Ipagdasal natin sila na sa kanilang pagsisimula ng kanilang buhay bilang mag-asawa, sila'y manatiling tapat sa kanilang pamamahalan sa isa't isa. At upang tayo magiwala at umanap sa banal na pagdiriwang, atin muna kayong pagsisihan ang aming mga nagawang kasalanan. Sinubong tagapagkabalik sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan ng Panginoon. Panginoon, kaawaan. Kumating na tagapagkanyaya, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan ng Panginoon. Kristo, kaawaan ng Panginoon. Nakalukuha sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan ng Panginoon. Panginoon, patawad tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patunayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paglikha mo sa sangkatauhan, nilumpo ang lalaki babae ay magkaroon ng isahan. Pagpunuri mo, sina Jelvi at Sharina, sa banal na tipan ng pagkakaisa at pagmamahalan, upang ang iyong nilangbunga sa pag-ibigan ay maging mga kalibayan din ng pag-ibig na humiliyan sa pamamagitan ni Yeso Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng Amen. Bagamat alam ng mga katulong na sumalo ng tubig,
Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay masarap na alak. Kapag marami ng naiyong mga tao, saka inahain ang kabawang uri. Ngunit pinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyari ito sa Cana de Galilea ay siya unang kababalan ng ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang katakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na kina Jelvin at Sharina. Magandang umaga sa inyo. Naniniwala ako sa kasabihan, nothing happens by accident. Walang nangyayari na sadyang nagkataon lang. Walang nangyayari na para bagang aksidente lang na nangyari. Everything happens for a reason. Lahat ng bagay nangyayari dahil may nakataming dahilan. At Jelvin at Sharina, pangawakan nyo itong katagal ito. Hindi kayo nandito dahil aksidente lang. Hindi kayo narinito at hindi kami narinito dahil nagkataon na. Narinito kayo dahil sa isang dahilan. At yan ay walang iba kundi ang inyong pagtatapat at pagtitipad sa isa't isa ng inyong pagmamahalan. Jelvin at Sharina, napakagandang pagnilayan nyo ang pagbasa sa mabuting balita na narinig natin. Yun yung unang-unang himala na ginawa ni Jesus. Ang naging problema kung sa kasalan na yun sa Cana de Galilea ay malaking ang maubusan ng alak. Alam niyo sa kultura ng mga Hudyo, napaka-importante yung alak. Sa kanila, dahil wala naman silang tubig, mahirap sa kanila ang tubig dahil yung nag-disyerto, ang kanilang inom, ang kanilang pantula ay alak kung wala silang tubig. Kaya sa kasalan, sa isang grande handaan, importante na free-flowing ang inumin. Anli dapat ang alak. Dahil yan ay handaan, dahil yan ay masayang pagsasama-sama. Pero, marami na maubos ang alak. At nangangamba yung mga tao, nangangamba lahat, dahil palpak ang kasal kapag naubos ang alak. Malas para sa inasal ang maubos ang alak. Yan ang kultura ng mga Hudyo. Pero, Jelvin at Sharina, dahil nandun si Jesus, kahit hindi pa niya panahon, siya'y gumawa ng kanyang unang himala. Ginawa niyang alak ang tubig para doon sa magkasal. Kahit tubig, ginawa niyang alak para sa kanya. At yan din ang sasabihin ko sa inyo, Jelvin at Sharina. At tayo ko sinasabi sa mga ikinakasal ko, huwag ninyong kalilimutan ng Diyos. Huwag niyong kalilimutan si Jesus. Siya ang magbibigay lakas sa inyo sa inyong pagsasama. Siya ang magbibigay katatagan sa inyo, lalo-lalo na sa mga pagkakataon para bagang nangubusan na kayo ng alak sa inyong pagsasama. Jelvin at Sharina, darating at darating yung punto kaysa sa kanilang mag-asawa, darating at darating yung punto sa inyong pagsasama na tinabaga mauubusan na yung alak ang inyong pagmamahal. Tinabaga mauubusan na ako ng alak ng magpapasensya. Tinabaga mauubusan na ako ng alak ng pagbibigay. Tinabaga mauubusan na ako ng alak ng pag-unawa. Tinabaga mauubusan na ako ng alak ng pagsasakripisyo. Yun ko na. Konti na lang. Masasaib na ako. Masisibot na ako. Mauubusan na ako. At normal yun sa mga mag-asawa. Pero dahil na dyan si Jesus, hindi niya hinayaan paubos ko. At yun sana yung dalimitin mo kayo, Jelvin at Sharina, kalabas mamaya ng isipahan. Hindi sa patakayin ng mga kailan. Kulang yun. Pero tanggapin natin yung pagmamahal ng Diyos at sa kanya nyo ibase isandal yung inyong pagmamahal sa isa't isa. Pero meron na kayong kailangan gawin, Jelvin at Sharina.
hindi makakapag-ibala si Jesus sa kanya, sa kasala, sa kanya Galilea, kung hindi sinunod ng mga alipin yung sinabi niya na puhunan ng tubig. Kung hindi nila pinunod ng tubig yung mga tapayan, ano ang gagawin ni Jesus? Wala siyang pagpupuhanan ng tubig para sa gawing alak. Hindi naman siya makakapag-ibala ng alak. Anong sinasabi sa atin dito? Kung gusto niya, meron din tayong gagawin. Bago pag-ibala ang Diyos sa atin, meron din tayong gagawin. Meron tayong kailangan ko rin. Magsasakripisyo tayo. Kakalimutan natin yung sarili natin yung gusto para sa gusto ng minamahal natin. Nasasaktan. Tayo ang magbibigay hanggang tayo ang mag-usan. Inungiin sa atin yung Jesus. Gagawa siya ng himala para sa buhay ninyo, Jerry at Sharina. Pero hihingin niya meron din kayong gawin. Maging matapat sa isa't isa, sa biyang pag-inihawa, sa lusa at bigay. At siya lang ang bahala. Tumawalan niya ka. Amen. Forever could never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Nagbasa yung kohobang yung pagkalito upang makaisang titig si Jenny na yung pakamamahalin at pag-iikuran habang buhay. Jenny, nagbasa yung kohobang yung pagkalito upang makaisang titig si Sharina na yung pakamamahalin at pag-iikuran habang buhay. Nakahanda ba kayong kumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasa ang inyong aarugalin ng mga sundin na ipagkatalo ng poong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuti ng mga magayang Kristiyano? Pinamahal mo, Jerry at Sharina, sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan. Pag-gawin ninyo ang inyong kapalat, nagkarap kayo at nakahawang kamay. Ipagayin ninyo ang piliin magtipan sa banan na sangkamento ng pasal. Sharina, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jenny na narinito ngayon at isunod sa batas at mga alituntunin ng ating banan na simbahan? Buong puso ba ang pagkakalaw mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Nakalaan ka bang balikati sa piliin niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Okay. Jenny, sumasang-ayon ka ba ng maging may bahay si Sharina na narito ngayon at isunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Buong puso ba ang pagkakalaw sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Oo. Nakalaan ka bang malagatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay ng asawa? Oo. Ngayon sa pwede yung nanalangin. Bilang tagapagpatuloy ng simbahan, pinagtitibay ko at pinabasbasan ang pagtatag puso na inyong pinagtibay sa mga ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na sinasagisag ng mga aras na ito. Sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan, inilulong namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo.
pagpasola ng mga yan. Pagpasan mo din natin ang mga lingkod na sina Jeffin at Sharina. Pag-itapatin mo na silang pagsusuot ng mga sinisina ito at palamahan yung katapatan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasola. Pinapahal ng mga kapatid, buong magalang mo kung inihanap sa inyo ang mga bagong kasal, sina Jeffin at Sharina. Para sa kapatid natin. Sila po ay tuloy na. Tinatawagan ko po ang big sponsor, sila na rin ang pambeno, at ang court sponsor, susunod po. Every moment right here and now begins the journey of my dreams. On to forever, hand in hand with the one who matters most to me.